Narito na ang PTV Balita Ngayon. Nagpaalala ang Department of Education sa mga guro at estudyante na nais magdaos ng Christmas party sa mga public school. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, dapat voluntary lamang ang Christmas party at hindi dapat mahirapan ang mga magulang at estudyante sa gastusin. Nilino din ni Vice President Duterte na hindi dapat pilitin ang sinuman na gumastos sa naturang aktibidad. Iminungkahi rin ng DepEd na gumamit lang ng recycled materials sa kanilang mga dekorasyon ngayong Kapaskuhan. Samantala, pinag-iingat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko laban sa mga nagpapakilalang empleyado ng ahensya para makapanloko ngayong holiday season. Giit ng BSP, hindi kailanman mangongolekta o nanghihingi ng pera ang kanilang mga empleyado sa mga kumpanya at iba pang financial institutions. Payo ng BSP sa publiko, maging maingat at huwag basta magbibigay ng personal na impormasyon sa mga kahinahinalang individual o grupo. Sakaling mga biktima, agad itong i-report at makipag-ugnayan sa mga otoridad. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula sa PTV Cordillera mula kay Alasunduan. Naimbag nga aldaw, formal amayswa dagiti aktibidad ti panagmanga 2023 intong December 12. Manariman itan ti final a koordinasyon ti lokal a gobyerno ti Baguio ket ti Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Sigun kini Supervising City Tourism Operations Officer Engineer Aloysius Mapalo, may lukatlata ti festividad intong February 1, 2023. Kalpasan ti 2 atawen, may subliman na ti Grand Street Dancing Parade, Float Parade ken week-long session road in bloom. Nupay kasta, ururayan da pa ilang ti desisyon ti national a gobyerno iti state of public health emergency may nag iti COVID-19 a posible amang apektar iti daddu mga aktibidad. Sigun kini Engineer Mapalo, makatulong dagiti dadakkel nga aktibidad ti panagbanga iti ininot a panagrecover ti lokal nga ekonomiya an apektaran kabayatan ti pandemya. Iti sabali at damag niyal alukoy lata ti full vaccination with booster shots karagiti umili iti Baguio City. Kasarun da ito'y iti datos ni City Health Services Office, akadwan karagiti pimusay gapo iti COVID-19, ti saan ang nabakunaan. Iti nasur 26,000 base population, nailista ti nasur 400 deaths, karagiti nasur 7,000 unvaccinated individuals. Manipod mo't iti nasur 700 ang nakaawat lang iti one dose ti COVID-19 vaccines, pito ti pimusay. Imbilin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti aggressive tracking ken panagbakuna kadagiti unvaccinated ken unboosted individuals iti pagadalan, construction areas, business establishments ken dadumapay a sektor. Impanamnamamot ni CHSO Assistant Head Dr. Celia Flor Brillantes ti agtultuloy a panagtrabaho dagiti amin a medical personnel kadagiti health centers ken vaccination areas. At dapay dagiti mobile vaccinators nga agrikrikos kadagiti babarangay. Dagitaman dagiti damdamag manipo ditoy PTV Cordillera. Siak ni Alasunduan. Naimbangal daw kada kayo amin. Maraming salamat, Alasunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter account sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.